chopstick lang. Uy, 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 tumalon. Yun. Swabing swabe. Yan o. Yan o. Parang metallic na black yung kulay niya. Ito yung nangitlog. Kumusta tayo dyan, guys? Sana'y all good tayong lahat. Today, magpapalit ako ng substrate ng aking mga centipede kasi tingnan nyo naman, oh, napaka-bilis mag-dry ng kanilang substrate. Kailangan miss ka ng miss palagi para manatiling moist yung kanilang substrate. So, itong isang to'y nakalabas siya, ang ating tiger centipede. So, siguro habang nakalabas pa siya, ililipat ko na siya dito para mapalitan ka ng substrate. Kasi once na nag-borrow na to, mahirap na siyang hanapin, eh. Yan. Ka dito. Huwag kang mag-borrow. Huwag kang mag-baro. Ipitin ko na siguro. Ipitin ko na. Hindi naman mahigpit yung pagkakaipit ko, no? Sakto lang para hindi siya makatakas, para hindi siya mag-baro. Baka mahulog to sa legs ko, makagat pa ako. So, hindi to nakagapang sa smooth surfaces. So, siguro sakto sa kanya tong jar na to, no? Yan. Tingin ko safe na safe naman tayo, hindi siya makatakas kasi mahaba yung jar. Hindi siya nakagapang pataas. So, good tayo, no? Ayun, yan. Dry na dry yung kanyang substrate. Bilis mag-dry. Tapos, ito yung ating blue centipede. Itong ating Ethmostigmus SP Blue Borneo. Nandyan siya somewhere. Tapos, yung kanyang substrate. Ayan. Ayun, lumalabas siya. Gumagapang. Ayun, kunin na rin natin siya habang nasa labas siya. Ayun, ang ganda, oh. Oh, di ba? Huwag kang tatakas. Uy, huwag kang papasok ulit. Ang gandang centipede, no? Di ba? Tagal yung siguro din nakikita ito sa mga sumusubaybay sa SPTV. Ngayon yun lang ulit siya makikita. Ayan, hindi ko siya iniipit ng mahigpit. Pinapaalala ko lang. Sakto lang. Dito ko siya laki kaso. Uy, na-shoot. Buti na lang. May maliit na enclosure sa loob para to sa ating redhead centipede. Ayan. So, tingin ko safe na safe din tayo dito. Mas mahaba sa kanya yung jar. Hindi siya basta-basta makagapang palabas. Yan ang ating blue centipede. Ba't mukha na siyang black dito? Kaya na kulay blue siya. Pero kulay blue yan, guys. Personal kulay blue yan. At yun. Two down. So, yun ang purpose ko ng pag-change ng substrate nila. No? Para lang magawa ko sila ng ganito. Oh. Ito, sumula lang na setup ko to. Hindi ko pa siya nirefill ng tubig dito sa butas kasi pwede kang mag-inject ng tubig dito kapag dry na. So, sumula lang na setup to. Ngayon na siya. Hindi ko pa minimis sa loob to. Ayan, nag-retain ng moisture. Oh. Diba? Ang galing. Yung mga centipede kasi, moisture dependent. So, kailangan moist sa ilalim ng substrate palagi. Gaya rin ito. Oh. Ito ang ating assassin bug. Sumula lang na setup to. Hindi ko pa ito minomoist sa ilalim at nanatili siyang moist, di ba? Goods na goods kapag ganitong setup, ganitong balak kong coin para sa kanila kasi minsan nakakalimutan kong mag-miss sa kanilang enclosure, ayun, nagiging dry, hindi good sa kanila yan, no? Etong si Tupac, yan siya. At least to, yung kanyang substrate ay moist pa naman kasi kaka-miss ko lang ito nung isang araw kasi chinek ko siya. Making sure na nandito pa siya kasi nakatakas to once, eh. So, ililipat ko rin si Tupac dito sa ating... Uy! Ito yung bantay ni Tupac, ko, oh. Itong Buddha. Ililipat ko si Tupac dito. Mas mataas si Tupac dito, pero ito may matibay na takip. Walang takas si Tupac dito. Ayan si Tupac, napakalaki. Sa YouTube, may nakita ko na nag-handle na kanilang giant centipede. Eh. Ako, hindi ko kaya ang i-handle to, eh. Natry ko lang once, pero bahagya lang. Napakabilis lang. Ibabaw niyo yung function, guys, eh. Ito dito. Yan. Diyan ka lang, Tupac. Hindi siya nakagapang pataas kasi soft na soft yung ating glass. Uy. Nakasabi ko lang hindi siya nakagapang pataas. Mas mahaba kasi si Tupac sa glass enclosure na to, eh. Kaya niya abutin yung pinakatip, eh. Yan, okay. Seal pa natin. Sarado pa natin. Ilock pa natin yun, oh. Ilak pa yan. Parata kasi Tupac dito. Ito yung ating pinaka maliit na centipede. Ang ating Sculopendra mutilans. Ang redhead centipede si Shanks. Ayun si Shanks. So, nasa sulok siya. Dito ko siya lalagay muna pansamantala. Kasi baka makatakasin siya agad, eh, no? Kasi mas mahaba si Shanks dito, eh. Pero bilisan na lang natin yung pagtakip sa kanya, no? Kapag nakatakas siya, lagot ako. May stress na naman tayo, no? Imbis na stress reliever ang hobby, nagiging source ng stress na kasi nakatakas yung mga alaga natin. Bilis, oh. Bilis ni Shanks. Mukhang kailangan siguro mas mahabang lagain para kay Shanks kasi wala na kasi yung mga ibang container ko, eh. Pinamigay ko na, eh. Tapos tinapon-tapon ko na, eh. Nung naglinis ako, eh.
Diyan ka lang, Shanks. Mukhang makatakas siya dito. Oops. Diyan ko na. Diyan ka na muna. Tapos pasok ko to sa loob. Ganyan. Para kahit makatakas agad siya eh, nasa loob pa rin siya ng enclosure niya. Yan. Yan. Tapos takpan natin. Yan. Yan si Shanks. Astig, di ba? Gandang centipede, no? Hindi ko alam kung bakit ako nawiwili sa mga centipede. Malamang sa maraming tao, eh, weird. Nadumay na siya sa akin, eh, no? Malinis din kasi mga ibang pets, eh, no? Eh, no? Nilinis agad niya yung kanyang antena, oh. Astig, di ba? Hindi ako komportable sa dalawang to eh, kasi wala silang takip, baka mataabig ko matumba, makatakas sila kasi mabilis sila eh. So ang gagawin ko sa kanila ay ilalagay ko muna sila dito sa aking feeders box, dyan, tapos tatakpan ko, mayroon tayo dito ang spare water dish, yan, para walang takas talaga. Tapos ito ang ating blue born new centipede dito rin, tatakpan ko din yan ang aking Jimi Hendrix coaster. Tapos itong ating si Shanks, itong napaka-astig na si Shanks, ganda no? Diyan ko siya lagay para di makatakas kasi dito syempre madilim sa loob, hindi sila masyadong may stress. Yan, saka safe tayo, hindi sila matabig. Lakpan natin para sure, yan. Bago ko itapon itong mga substrate, eh, i-check ko muna itong substrate ng ating Sculopendra penis. Penis, Sculopendra subspinipis. Sulawasi red tiger centipede kasi last year, mga July, ay nangitlog siya. Tapos, tingin ko, hindi na na-develop yung eggs niya eh. Wala nga. Siguro kinain niya na yung eggs niya, no? Hindi ko alam kung fertilized yung eggs kasi hindi naman siya mated or fertilized nga kasi wild caught siya tapos kinain talaga yung eggs. Pero, ayun, wala talaga. Wala tayong magawa. So, ito, nahugasan ko na sila. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi mabilisan lang naman na para, ayun, makapag-setup na tayo. Bali, ang unahin kong ilalagay eh, itong ating sphagnum moss pala. Yan, medyo nagdo tayo ng sphagnum moss natin. Yan. Tapos, pebbles. Yan. Paubos na rin ating pebbles. Itong mga pebbles na to eh, nabili ko 2018 pa. Yan, finally, nalikabok. Finally, naubos na rin. Yan. Itong mga pebbles ay nakakatulong para manatiling aerated sa ilalim. No, para maganda yung circulation sa loob. Yan na naman ang purpose ko dito eh. Ito naman ay ilang buwan na sa akin to. Ngayon ko palang magagamit. Ito ibang kulay ng pebbles to. Parang mas dark siya. Tapos parang mas maputik. Ewan ko. Pero saan naman sila. Oh, parang mas okay ito. No? Mas dark na dark. Yan. Okay lang yan. Tapos ayan. Nilagyan ko ulit ng sphagnum moss sa ibabaw. So ngayon substrate na tayo. Ating kokopit lang. Yan, wala tayong vermiculite eh. Mas maganda kung may vermiculite pa eh para mas ma-hold talaga yung moisture eh sa kanilang substrate. Yan. Konting salt and pepper lang. Konting kwan lang, karten lang, no? Para sa kanilang aesthetic. Tapos, ang main purpose natin today ay itong tubig nila. Kaya nga tayo nagpalit ng substrate, di ba? Para may ma-retain yung kanilang moisture sa enclosure nila. So yung tubig, dadalo yun sa ilalim, papunta dun sa sphagnum moss natin para ma-retain yung moisture ng sphagnum moss. Yan, tapos shower na rin. Yan, di ba? Masaya na sila dito sa mga moisture dependent na centipedes natin. So pwede na natin ibalik tong ating mga nagagandahang centipede. Unahin natin tong si Shanks, yung pinakamaliit eh. Mabilis lang to. Hulog ko lang to. Yan. Hello, Shanks. Ayaw magpahulog. Lakas ng kapit, ah. Yun. Yan si Shanks. Astig. So ba yung bago mong kaharian? Diba? Ganda ni Shanks, no? Astig ng kulay niya, oh. Parang metallic na black yung kulay niya. Tapos yung ulo tsaka buntot niya tapos mga legs lang ang red, no? So yung antena niya red. Diba? Astig ni Shanks. Tapos next itong ating si Ethmostigmus SP Blue Borneo. Ito yung kanyang enclosure para sure lang tayo. Yan, diba? Ito ay ipapahulog ko lang din to. Yun. Suwabing suwabe. Yan o. Yan o. Ayan o. Yan o, astig.
Diba? Ganda ng kulay, ano? Kulay asul. Naghanap siya ng kanyang barrow. Yun, nagbabarrow na siya. Silipin natin siya kung paano magbarrow. Sinira din yung ano, mga Denis layer, pero okay lang yan. At least meron tayong mga sphagnum mo sa ilalim. Yan. Kaya hindi na ako naglagay ng water dish kasi panigurado eh, kinabukasan yung water dish eh, naka upside down na. Baliktad na. So, sino ang next natin? Itong si yan. Sculpendra subpinus. Sulawesi red tiger. Yan. Papa-slide ko na lang din to. Oops, ba't nasama tong jar? Oops, baka makagat tayo. Okay, ang dulas ng jar. Yan. Ito yung nangitlog. Tapos, hindi din successful. Yun ang ating red tiger centipede. Sure tayo na natakpan sila. Yan. Yan. Tapos, itong si Tupac. Tupac. Ito yung malakas ang Tupac nito. Ito yung nakatakas eh. Ng 16 days. Grabe. Stressful 16 days. Yan si Tupac. Liga na dito, boy. Aba, aba, aba. Tutulog-tulugan. Dito, taba-taba mo, Tupac. Grabe ka. Ipiting ko na siya kasi makakatakas siya eh. Yan. Parang chopstick lang. Uy, 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 uy. Uy, tumalon. Buti lang din tumalon sa grass enclosure. Grabe. Napaka babaya ako. Yan. Grabe. Takpang ko na guys, at takpang ko na, baka siya makatakas, pero pagmasan muna ulit natin. Yan si Tupac. Ang ating Sculpendra Galapagosensis, Darwin's Giant Centipede. Takpan na natin. So ayun, yan ang ating apat na centipede. Yan, panigurado eh, may retain na ng moisture ng napakatagal. Shoutout ng mabilis kay Leonel Rosal, Ali Salas, Harold Christian Sobaldo, Christopher Mundelo Fernandez, Mark Nino Nalakinones, Richard Kendred, at Alvin Ra. Maraming maraming salamat guys sa pagsubaybay ng Schizopalma TV. At oo nga pala, nakasale ngayon ng Schizopalma Clothing. First year anniversary sale ng Schizopalma Clothing. So bisitahin nyo guys, baka may magustuhan kayo mga merch natin, mga damit. Riding jersey, tsaka mga snapback. Check nyo lang, baka magustuhan nyo. So ayun, maraming salamat guys at chill lang tayo sa Schizopalma TV! Yeah, happy first year anniversary, Schizopalma Clothing.